Mindo si Sero, lahat po si sahin, lahat bubusisihin. Mindo si Sero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayun, na muli, magbabalik tayo sa ating YouTube channel, na mga kababayan. Mayroon tayong re-reaksyonan dyan, uusisahin o bubusisihin patungkol dito sa pagkawala ni SOG Secretary ng 10 araw. Palagay ko ito sa aking palagay lang ha, at ayon doon sa mga nagkukuminto patungkol dyan sa pagkaka-leave of absence niya ng 10 araw, mayroon daw itong karamdaman si Secretary Remulla. Yun. At ang sabi pa nung iba dyan ay parang na mild stroke daw. Yun. Alam nyo kasi mga kababayan, paanong hindi karmahin ka agad dyan? Eh, sabi nga nila, mali-maling Secretary. Ayun, doon sa mga komento nila ha, may nagkomento pa dyan na na-stress na raw siya dahil dito sa mga balita kumakailan lang na yung mga nakadetain dyan sa NBI sa mismong custody nila ay pinapalabas nila. Parang hindi rin nakadetain or hindi rin nakakulong yung mga detainee dyan sa NBI. Dahil nga, ayon sa balita, nabibigyan sila. Ayon. Ay paanong hindi gawin ng mga tao mo dyan kung baka, sabi nga nung iba, kung trabaho ng mga bata mo dyan, abay palagay ko yung pinakahid nila o palagay daw nila yung pinakahid ng NBI o ng SOJ. Siya pinakahid dyan eh. Under niya yung NBI eh. Ay malamang sa alamang. Ganyan din ang ginagawa. Doon sa mga high profile ng mga kriminal. Eto ah, hindi ako nagsasabi nito. Kundi ayon lang doon sa mga nagkukuminto. At saka mga napapanood natin. Ganun na nga ang sinasabi nila. Eto, pakinggan natin to si General Opinion kay General Macanas ha. Ito, panoorin natin to. Or nakaramdam ng paninikip ng dibdib ba? Pakinggan natin mabuti. Okay, so pakinggan natin ang statement ng mga USEC ng DOJ na parang normal lang daw na executive check-up. So lumalabas sa statement ng mga DOJ officials na babalik at babalik siya. Ako, tingin ko, ganito ang nangyari. Sa pressure o sa stress sa trabaho ni Boying, baka nagkaroon siya ng, una, baka ang paghinga, sumasakit ba ang dibdib, nakaramdam siya ng panghihina, at kailangan niyang dalhin sa doktor, tapos advice ng doktor, magpahinga ka. Ganon. Isang posibilidad yan. Alam mo, General, itong nangyayari kay SOG, Remulla, sa tingin ko ito, kinakarma na ito, bumabalik na sa kanya yung pinaggagawa niya. At saka pinagtataka natin na hanggang ngayon, wala pang commission of appointment. Sa hindi papayag yan, General, na hindi babalik yan dahil iniingatan niya yung kaso ng anak niya. Baka lumitaw ulit yon pag nawala siya dyan. Yan ang totoong, kita nyo lang yung mga na-aresto dyan, mga nadidetain niya, na mga involved sa droga, nakakalabas. Ano kayang mayroon tong mga ito? Bakit nagkakaganon? Pakinggan natin ha, si General Macanas. Or, worst scenario na na-stroke siya, nadala sa ospital at
Yan ang opinion ni ano ni General Macanas diyan sa pag-leave of absence ni ano ni SOJ Remulla. Siguro mild stroke lang. And then advised to rest for 10 days. Sa tingin ko sa pangangatawan ni Secretary Remulla kung magsalita astig ano, tumindig, parang matipuno. Kaya lang, tingin ko sa kanya, ano siya, overweight. Malaki ang katawan eh. Tapos ang mukha niya, makita niyo, parang namamaga. Namamaga. Oh. So, analysis ko lang ito, he's not in good health. Tapos, nadagdagan ng pressure, stress sa kanyang trabaho, kaya nagkaroon siya ng problema sa kalusugan. Tama ka dyan na General, analysis mo na yan. Ako rin, ganun din ang tingin ko dyan eh. Na-stress na ng todo kasi sa dami ng mga supply na sinasabi nila dyan sa SOJ, isa pa ngayon si General Bantag. Hindi nila mapasuko at saka hindi naman talaga nila pinuporsige dahil alam naman nila na napag-initan lang naman nila yan. So, ang aking reaksyon, ano ang aking masasabi sa kanyang pagkasakit? Personally, wala naman akong, there's nothing in between us, ginagawa lang niya yung trabaho niya. Ganun lang ang style niya. Okay? So ako, hindi ko nagustuhan ang kanyang performance, kaya sinasabi ko, I'm not satisfied with this performance. Sino bang magkakagusto sa performance niya? Marami talagang ayaw sa kanyang performance, General. Dahil sa mga nangyayari, dyan kay Tibes, hanggang ngayon wala pang kaso. Tapos sinasabi nila kaagad na guilty siya kaagad na wala pa naman preliminary investigation. O maraming sablay, General. But pagdating na dito sa kalusugan, bilang utos, pagsunod sa utok na, ng Diyos, na kahit naiinis ako kay Boying, I am praying for the fast healing and recovery of Boying. That's me. I don't know sa inyo, ha? Kasi ang utos sa atin is love your enemies. So, ako, tingin ko, hindi maganda ang handling ni Boying doon sa Bantag Lapid case. Dissatisfied ako. Kaya lang, utos ng Panginoon, pray for those who persecute you. So, yung selfish nature ko, ha? Kung ako lang ang masusunod, matutuwa ko at nagkasakit siya. At sana tuluyan na siyang aalisin as DOJ Secretary. But ang utos ng Panginoon is... Pero ngayon na General, medyo natutuwa si General Bantag yan dahil yan sa mga balibalita na yan. Although hindi naman natin makumpirma talaga na kung ano talaga ang sakit niya, ay sigurado ko naman na masaya si General Bantag ngayon kung nakikita niya yung mga balita na yun, kung nakakapanood siya. Ay ito ay isang magandang halimbawa para kay Bantag. Baka sakaling sa mga susunod na araw ay hindi na makabalik itong si SOJ dahil siguro sa kanyang karamdaman or hindi natin malaman. Pero sa aking palagay din naman, General, ay baka babalik yan gawa nung iniingatan niya yung kaso ng anak niya. Ayaw niyang makalabas yun hanggang matapos yung administrasyon na ito siguro or hanggang maplansa ng todo yung kaso ng kanyang anak. Love your enemies. Vengeance is mine. Bahala ng Panginoon kung tatanggalin niya si Boying o hindi. Basta ako, it is my prayer na sana
kung ano man yan. Sa tingin ko, hindi yung executive, yung simpleng executive check-up lang. Hindi ako naniniwala sa statement ng USEC na yun. May nangyari, either na mild stroke or nakaramdam ng paninikip ng dibdib ba or nanghihina at inadvisan siya ng doktor na mag-take ng 10 days wellness leave. Okay. So, parang siguradong-sigurado yung sinasabi mo, General, yan ha. Alamin nga natin sa mga source natin kung i-confirm nga natin yan kung ano talaga ang status ng kalusugan ng SOD na Remulla na yan. Secretary Boyeng Remulla, I wish you well. Pagaling po kayo. Kung sa tingin nyo, kailangan pa kayo ng time bayan, di babalik kayo. Prerogative nyo na yun. Sa tingin ko, gustong-gusto ni Secretary Remulla na babalik. Bakit? Kasi may ambition siya sa 2025. Ayun, isa pa yan. Pabor sa kanya yung pagiging SOJ kasi sa exposure niya, yung awareness ng taong bayan, nakikita siya palagi. Kaya nga, palagi siyang presscon ng presscon. Talagang mahilig talaga siya sa media. Na, yun na yung, ano? Ang problema, General, yung kaka-presscon niya, na lalong na, nadudungisan yung pagkatao niya, yung pangalan niya, dahil mali-mali yung mga sinasabi. Hindi pa nga napipisa yung itlog, may sisiyo na agad na sinasabi. Yun na yung nagiging weakness niya, downfall niya. Kaya maraming naiinis kay SOJ Remulla dahil nauuna yung pronouncement niya eh. Pakinggan natin si Attorney Panilo. Ayan na na naman, di na natuto. Bakit? Kasi ang si Secretary Remulla or your spokesman niya, si Attorney Clavano, inuunahan nila yung mga statement na nagpapasama sa imahe ng DOJ na may kinakampihan. Yun ang problema ng Department of Justice. Sana, di ba hustisya pantay? Yung Lady Justice may piring sa mata. Wala kang pinapanigan kung Secretary of Justice. Yung pananalita ni Boyeng, ano siya? Bias siya. So, sana, kung babalik man si Secretary Remulla, iwas-iwasan niya yung mga press statements na nagpro-project ng pagkabias. Totoo yan. Dapat, patas lang siya. Matuto naman sana sa yung ano niya, nasa paligid niya, yung mga advisor niya. Siguro, i-analyze muna nila yung sasabihin niya bago sila magsalita. Ang i-project niya is maaasahan siya na magbibigay ng hustisya both sa biktima at saka sa accused. Accused pa lang yan eh. May due process kaya dapat until such time na ang korte mag-declare ng guilty, yun na yun. Eh kahit na sa korte, ang taas pa rin ng proseso eh. Regional Trial Court. Guilty, i-elevate pa siya Court of Appeals. May mga kaso, pagdating sa Court of Appeals, not guilty, di ba? O, pagdating sa Court of Appeals at guilty, i-elevate na naman sa Supreme Court. At may mga kaso na pagdating sa Supreme Court, not guilty, exonerate. Karamihan naman yan, General, yung mahirap, guilty, yung mga may kaya sa buhay, lalo na yung mga may katungkulan, senador o anuman yan, mayor, congressman, may due process lagi yan. Pero pag mahirap ka, matik, guilty ka kaagad. Lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mindo Sisero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Kaya nga, hintayin natin, Secretary Remulla, ang korte na mag
declare ng verdict na guilty. Ang sinasabi ni Boying na yan, mastermind yan. Yan, si Tevez. Yan, si Bantag. Yan, mga masasurrender na kayo. Nako. Nagtututuro nang nagtututuro. Ay mamaya, manuno ka sa katuturo. Yan, yun ang nangyayari dyan. Nanuno siya. Yun ang problema sa ating Secretary of Justice. Yeah. Okay. Balik tayo sa health, ano? Yung katawan ko nga, ganyan kalaki. Kay Boying noon, overweight ako. Marami akong nararamdamang sakit. Very weak ang aking katawan. Madali akong mapagod basta overweight. Dagdagan ko pa yung aking walang control sa pagkain, sarap na pagkain, kain ng kain, plus stress sa trabaho nung nasa active service pa ako. Kaya marami akong sakit-sakit. Bago ako nag-retire, pa-executive check-up ako. Nako, ang dami kong sakit. High cholesterol, high blood, fatty liver. Talaga, unclean. Bill of health. Yun, dapat mag-clean din si Secretary Remulla, General. Pati isip niya, i-clean na rin niya para lubos-lubosan yung mga pag-clean niya ng sarili niya. Kaya ang advice ng doktor, General, sir, ganito, ganito ang gawin mo. Pag-retire ko, wala pa rin. Tuloy ko pa rin yung kain ng kain dyan. Kung mag-exercise man, kaunti exercise lang. Hanggang dumating ang pandemic. Kaya, all things work together for good to those who love God. Yung pandemic, blessing ang naibigay. Personal na buhay ko kasi takot ako na matamaan ng virus at kung mahinang aking immune system, baka matigok ako. Kaya nung nagka-pandemic, I made a decision. Lifestyle change. Yun. Yung pagkain. Nag-control na ako sa aking pagkain. Ano pa? Nag-exercise na ako every day. Hindi ako mag-absent ng exercise. And then, stress. Naging focus ko na ay manage. Siguro kailangan na rin mag-retiro ni ano, Secretary ng Justice si Remulla, General, para makapagpahinga rin yung pag-iisip niya at manahimik na rin siya sa buhay niya para humaba pa ang buhay niya. Dahil dyan sa ginagawa niya dyan sa DOJ, laging maraming palpak. Siyempre, kagaya niya, lumabas yung mga nakaditin niyan. Malaking problema niya yan. Sasakit ang ulo niya dyan. Mindo Sincero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mindo Sincero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay niyo? Mag-subscribe na!